Hi guys, and welcome po ulit sa aking YouTube channel, Reg TV. And ako nga po palang yung Kuya Reg. At ngayon ang topic natin. Oo, tama kayo. Pagdating sa mga SEX, walang inuurungan ng mga lalaki. Pero, may tinatanggihan ang mga lalaki. Or, parang bihira na siya kung mag-aya sa pangalawang pagtatabi nila nung babae. Yun ay dahil may sumisira sa kanyang mood pag nag-aano kayo. At yan ang pag-uusapan natin ngayon. Dahil ito ang mga bagay na nadidismaya ang mga lalaki pag nag-aano kayo. At uumpisahan na natin yan pagkatapos ng intro. So ano nga ba yung mga bagay na nakakadismaya sa lalaki pag nag-aano kayo? Number 1, marami kang sinasabi. Oo, may mga bagay na kailangan nyo na pag-usapan. Gaya ng kung anong ireregalo nyo sa kasal ng kapatid mo, kung anong ireregalo nyo sa birthday ng nanay nyo, or kung ano yung pinaplano nyo para sa future ng relasyon nyo. Pero kahit gaano pa ka-importante yung mga bagay na yan, please lang, huwag nyo munang pag-uusapan yan habang matigas pa yung saging niya. Dahil maiirita lang ang lalaki at may stress kung i-open mo yung mga usapin na yan sa kanya habang nasa bakbakan kayo. Dahil ang gusto lang ng lalaki sa mga oras na yan ay mag-focus sa ginagawa nyo. At kung paano ka mapaligaya ng boyfriend or mister mo. Number 2. Sobrang tahimik. Hindi ko sinasabi na gayahin nyo yung mga napapanood nyo sa internet or sa mga movie. Yung grabe kong sumigaw. Or parang pusang umuungol sa bubong ng kapitbahay nyo. Hindi nyo kailangan gawin yun. Dahil kahit mahina lang, basta natural, okay na yun. Basta nakikita niya na nae-enjoy mo din yung ginagawa niya, yung napapatingkayad ka, or nanginginig ka sa sarap ng pag-araro niya, goods na yun. Pero kung sobrang tahimik mo, wala man lang kare-reaksyon, sigurado, mas gugustuhin pa niyang manood ng Netflix. Dahil baka mas mag-enjoy pa siya sa mga bagong pelikula doon, kaysa tabihan ka. Number 3. Nahihiya. Normal lang mahiya sa partner, lalo na kung unang beses nyo. Yung pangiti-ngiti ka pa, yung tinatakpan-takpan mo yung kukumelon mo ng braso mo, tapos tinatakpan mo din yung masukal na gubat, diba? Normal lang yon sa una. Pero kung nasa pangatlo na kayo, pang-apat, Diyos mio ate, paano ma-e-enjoy ng boyfriend mo yan kung tinatago mo yung gusto niyang makita? Alam nyo, madidismaya yan. Hindi lang sa'yo, kundi pati sa sarili niya. Dahil syempre, gusto din ng lalaki na maging komportable ka pag nag-aano kayo. Oo, siguro may mga bagay na napapangitan ka sa katawan mo, kaya nawawalan ka ng tiwala sa sarili mo. Pero para sa lalaki, lahat ng makikita niya dyan sa katawan mo ay higit pa sa diamante. Sobrang magugustuhan niya yan kahit patabing yung tahong mo or parang likod yung harap mo. Kaya dapat huwag kang mahihiya pag nag-aano kayo. Dahil para sa kanya, perfect ang lahat ng yan. Kaya ibuyang-yang mo sa mga mata niya yung gusto niyang makita para hindi siya madismaya, diba? Pang-apat, ayaw mag-explore. Sigurado, may mga position or may mga moves na kayo ng partner nyo na sobrang gustong-gusto nyo. Yung alam na alam nyo na kung ano yung dapat gawin para mapasigaw siya ng yes or para manginig sa sarap. Kaya ayan, ayaw mo nang baguhin dahil mas komportable ka na dyan. Pero minsan, kailangan nyo din baguhin or dagdagan kung ano yung mga nakasanayan nyo. Para hindi maging boring at para makadiscovery pa kayo ng iba pang bagay na malay nyo,
mas exciting pa pala sa dating ginagawa nyo. Diba? Dahil kung KJ ka, wala eh. Iisipin ng boyfriend or mister mo na hindi ka ganun ka-interesado sa kanya or wala kang tiwala. Pero syempre kung pumayag naman kayo na mag-try ng iba't ibang style, dapat maging honest ka din sa kanya kung may mga bagay na hindi mo trip sa ginagawa nyo. Para hindi rin ikaw yung madismaya, diba? Para pareho kayong happy. Panglima, siya lang ang nagtatrabaho. Hindi ko nila lahat, pero marami sa mga kababaihan ang hinahayaan na lang yung boyfriend or mister nila na sila yung magtrabaho habang pinapaligaya sila. Kaya yan, minsan nakahiga na lang yung babae at pinapanood kung ano yung ginagawa ng lalaki. Hanggang sa pumutok na yung bulkan, ganyan na yan. Alam nyo, hindi porket pumutok na yung bulkan niya ay okay na, solved na. Oo, nakaraos siya. Pero ang tanong, nag-enjoy ba siya? Hindi. Dahil paano siya mag-e-enjoy kung hinayaan mo na siya lang yung magtrabaho? Kaya dapat gawin mo din yung part mo. Tumingin ka sa mga mata niya. Ituro mo sa kanya kung ano yung mga gusto mo. Kung mabilis ba or mabagal. Sa taas ka ba or nakatalikod sa kanya. Sa loob or sa labas. Yung mga ganyan. Para ma-excite ulit siya kung kailan yung susunod ulit na mag-aano kayo. Diba? Number 6. Pinipeke mo yung sarap. May mga pagkakataon talaga na kahit anong gawin natin ay hirap tayong labasan or putokan. Diba? Alam nyo na yon. Ang madalas na makaranas dyan ay yung mga babae. Dahil minsan pumuputok na yung tilapia nila nang hindi nila namamalayan. Kaya kung medyo tumatagal na kayo at wala talaga, huwag mo nang pilitin pa. Oo, alam ko gusto nyo pa rin ilabas yan para matuwa yung jowa nyo. At syempre ayaw din ng jowa nyo na siya lang yung nasa finish line. Pero hindi nyo kailangan magsinungaling. Hindi nyo rin kailangan magkunwari at umacting na parang lalabas na. Dahil mahahalata ng lalaki yan kung peke or natural yan. Dahil kung pineke mo yan, madidismayan hindi sayo, kundi sa sarili niya. Dahil feeling niya, hindi siya sapat para paligayahin ka. Kaya ang magandang gawin, maging honest ka sa kanya. Sabihin mo na kahit anong gawin nyo, wala talaga. Na baka lumabas na kanina pa nang hindi mo namamalayan dahil sa sobrang sarap ng ginawa nyo. Pwede naman kasing maging the best ang pag-aano nyo kahit hindi pumuputok yung tilapia. Diba? So yun, maraming salamat po sa panonood and pasensya na po kung hindi ako nakalagay ng shoutout sa video natin ngayon. Sorry po, pasensya na po. Babawi na lang ako sa susunod na video. And ingat kayo sa mga kayo naroon. God bless. Peace and goodbye.